nasaan ako? Mga ano, yung bakasyon namin. Nag-vacation muna kami, siyempre. After finals, na honeymoon. Nag-honeymoon. Oh, sobrang speechless, di ako makapaniwala the early stage sa career ko sa ano, wala akong masabi, thankful kay God na binigay niya sa akin ng ano, MVP. Scottie, anong ibig sabihin ng award na to para sa iyo? Siguro it means a lot sa akin kasi talagang yung hard work ko, yung mga nangyari sa buhay ko, ang dami, di ba? So on and off the court, pero na-manage ko yung career ko, and then through hard work, through discipline and faith kay God, andito ako ngayon, nakuha ko to. So sobrang blessed. Scottie, after the Governor's Cup Finals, medyo hesitant ka pa na nung sinasabi ng mga tao na ikaw yung face of the franchise. Mm-hmm. After nito, you're the first Ginebra player to win MVP since Mark Caguioa. Is that a tag, a role that you now accept? Truly honored and blessed na yung sa award na to. And of course, yung sinasabi ng mga naririnig ko din na ganun nga, pressure sa akin at the same time, motivated and inspired. It's a malaking bagay sa achievement ko to, na nakaka-boost ng confidence sa sarili ko. Kahit hindi ko nakuha tong award na to, nakasama lang dun sa top MVP candidates, sobrang laki na ng boost ng confidence para sa sarili ko. Yun. Scottie, sino yung expected mong makakalaban mong close sa MVP? Hindi ko tinitignan eh. Siguro si Calvin or... Na, si Calvin siguro. Ano? Kaya, sino ba? Si Calvin. Lahat naman eh. For sure, close lahat na yung ano. Tsaka sa stats naman, for sure, mas mataas sila sa akin. Bro. So, yun. Scott, before itong award, si Coach Tim sinabi niya no first day na yung role mo in Ginebra will only grow bigger. Your thoughts lang on, you know, getting even more responsibility sa team after winning the MVP? Yun nga, ito, after nitong award na to, I think as a player, kailangan ko rin mas more mag-mature para sa team. Kasi kailangan ko rin, syempre, malid yung team, no? Saka malaking ano, panghahawakan tong nakuha ko ngayon sa especially yun nga, yung expectation ng team, ng mga fans, and of course management. So mahirap pero I'm up sa challenge and I'm just so blessed na andyan si coach team, coaching staff, and buong Ginebra fans, and especially yung mga veterano namin na andyan pa rin na nag-guide sa akin, no? I think sa akin, parati pa rin ako makikinig sa mga nauna sa akin, yung mga veterans, kasi sila pa rin yung key ng success para sa team. And kung ano yung binibigay sa akin ng mga veterano, yung mga bago namang dumating, yun din yung gagayahin kong parang footprint para makatulong din sa mga bagong dumadating sa amin. Captain, ako sarili mo na role player tapos hindi ka makapaniwala kung nanalo ko ng award. What would this mean para sa mga batang iniidolo ka? Yun nga, yung alam naman natin, yung from the start pa lang ng career ko sa Ginebra, talagang role player lang ako, and then through hard work, discipline, and I think siguro ma-inspire ko yung mga kabataan ngayon na hindi lang talaga pagalingan yung basketball, no? Basta may puso ka, may disiplina ka, at may hard work ka sa sarili mo and faith kay God, at hindi malabo na makuha mo tong ganitong award sa sarili. Scottie, 7 years, tapos 6 championships, tapos ano? Diba, 7 years ka sa liga, 6 championships, tapos 2 BPC, and now MVP. So, were you surprised with the success you're having? Kahit ngayon, no? For sure, paghihiga na ako ngayon, iisipin ko na naman yung mga naging achievement ko dito sa PBA kasi sobrang bilis pa rin ang pangyayari para sa akin, early stage sa career ko nga.
nakakuha na ako ng ganito. For sure, hindi lahat ng players na ano nabibigyan ng opportunity na ganito. So, sobrang ano, thankful kay God talaga na kahit sa pag-guide niya sa akin, sa pagbigay niya sa akin ng lakas, sa pagpahiram nitong lahat ng talento na nangyari sa akin ngayon sa buhay ko. Career ko dito, kailangan pa-elevate ng pa-elevate. So, siguro sa akin ngayon, hindi dapat makontento. And, trabaho pa rin. And, hindi naman ako, personally, talagang yung trabaho ko, hindi para sa sarili, para sa team. Para makatulong sa team. And, of course, pag umangat yung team, for sure, hindi lang naman ako angat, pati lahat kami mga teammates ko. And, yun, pati ako aangat. Basta umangat yung team. Anong reaksyon mo na nag-retire na yung mga veterans like si Mark Caguioa na huling Ginebra player nga na nag-MVP yung kasama mo sa... Pinaka saddest moment sa amin ng mga players na nabalitaan namin noon ka papasok nitong conference na to, pinaka nalulungkot talaga kami kasi especially Kuya Mark, siya yung ano eh, talaga siya yung front dito sa Ginebra, tapos ngayon nag-retire na siya. And then si Joe, sobrang laking ano, parang ang laking butas ng i-fill up na hindi namin alam kung sinong makakapagtapal nun para sa team kasi Kuya Mark, sobrang best leader sa amin, on and off the court. And then syempre yung buong Barangay Ginebra fans talagang hinahanap-hanap palagi si Kuya Mark. And si Joe naman, chemistry guy namin, siya lahat. Motivation, leader sa team, captain ball namin. So, siya nakakapag, si Joe lang yung ano, parang tayo nakilala kong player sa amin ngayon na talagang lahat, pwede ganyang kausapin. Kung anong problema mo, kung ano yung mali mo, siya yung makakadirect sa'yo. Siya yung parang nag-aayos sa team namin eh. So, when it comes sa pag nagkagulo kami, andyan si Joe para ayusin yung chemistry namin sa team. So, yun yung nawala sa amin ngayon. So, hindi namin alam kung for sure, andyan naman sila Kuya LA, sila Kuya Jeff, JD, no, na mag-fill up sa spot na yun. And ako personally, wala pa ako dun sa level na yun. So, makikinig pa rin ako sa kanila. Pwede mo pa nahihita sa sarili mo as a leader? Wala pa. Sobrang na malayo pa. Kasi andyan pa sila. And ano, andito lang din ako para tulungan yung mga veterans namin, tulungan sila Kuya LA, yung mga bagong players naman namin. Kasi most of sa amin, parang mga bago din, bago pa sa, ano, kahit pa paano, naka 7 years na din ako, kila Kuya LA, kasama ko sila. Ayun. Thank you, Scott. Thank you.